Kamusta guys? For today's video, we are going to unbox and review yung smartphone na may malakas na speaker. Ang laman nito guys ay Oketel WP22 Rugged Smartphone. Buksan na natin siya. Ito na siya guys, nabuksan na natin yung box. Sa cover pa lang ng phone, may malaking logo na ng speaker. Makakasama niya sa package ay user's manual, warranty slip, yung charger niya guys ay 5 volts 2 ampere hanggang 12 volts 1.5 ampere, 18 watts na fast charger, and syempre USB Type-C na cable. Ito si WP22, napakaganda ng design niya sa likod, leather feel na texture type, and naka-emboss yung Oketel na logo niya. Sa right side ng phone ay volume buttons, and yung power button, kasama na rin dyan yung fingerprint function niya. Sa left side naman ay lagayan ng CMOS SD card at custom key button. Tapos sa taas ay mayroong vent holes, wala siyang 3.5mm jack. Sa bottom side naman ay type C port na nakatago sa flaps. Commonly waterproof na to kahit walang flaps, nilagyan lang nila ng take para makapag-charge ka agad at hindi mo na kailangan patuyin yung type C na port bago magamit. Tapos yung buong sides ay may rubber bumper for added protection ng phone kapag nalaglag. And sa bottom right ay pwede mo kabitaan ng lanyard. Dito na tayo guys sa likod, meron siyang 48MP camera, LED flash, 20MP night vision camera, 2MP micro camera, and infrared LED. Napakalaki ng speaker niya guys, nasa 25mm ang thickness nito kasamang speaker, at halos kalahating kilo ang bigat niya dahil meron siyang 10,000 mAh na battery. Premium look ang design niya sa likod, kaya mapapatitig talaga yung makakita pag ito ang dala mong phone. Next naman, check natin ang software niya. Ito na siya guys, yung default na tema niya ay parang steampunk na style. 256GB ang internal storage niya, kaya madami ka na malalagay na files and apps dito. Tapos meron siyang 8GB na RAM at meron din siyang memory expansion feature na 2GB, 3GB or 5GB option. At Android 13 ang OS niya, stock Android, walang bloatware. At meron siyang easy launcher na feature, perfecto sa minimalist user na may specific function lang ng phone ang gustong gamitin. Siyempre, hindi mawawala sa rugged phone ang toolbag app na mayroong compass, sound meter, peak hanging, gradienter, height measure, magnifier, protractor, plumb bob, alarm bell, at mirror. Sa alarm pa lang napakalakas na, at dito sa sounds niya guys, pagkumpara natin yung standard max volume ng common smartphone dito sa WP22. For a scenario na facing the screen of your phone and playing a sound or music. Guys, napaka-loud ng sounds ng ating WP22 with a maximum blasting sound of 125 decibels.
speaker niya, mali at ito experience yung sounds niya. Paka-emphasize sa speaker ng WP22 yung surround system na may iba't ibang configurations katulad ng subwoofer, treble, mid-range, tweeter at iba pa. Sa madaling salita, powerful yung stereo speaker na naka-install sa ating WP22. Etong si WP22 ay waterproof, shockproof na may standard na certification. Matibay talaga ang mga okital na rugged, pero payo ko lang sa ganitong may malaking speaker, iwasan natin ang malaglag na tatamaan yung mismong speaker niya. Kasi possible na working pa rin yung phone mo pero sabog na yung tunog ng speaker. Sa waterproof, walang problema ilublob sa tubig kahit mag-capture ka pa ng image or video. And normal na mapasukan ng tubig sa speaker banda, pero matutuyo rin yan at babalik sa normal yung tunog niya. Ito naman guys, yung sample image and video capture ng ating WP22. Napakalino ng camera quality niya, detailed ang mga small object o area, tapos 4K pa ang video recording resolution. And ito naman guys, yung night vision camera ng ating WP22. Isa sa magandang feature ng mga piling rugged phones. Sa games naman tayo guys, yung CPU natin ay MediaTek Helio P90. Dito sa RPG games katulad ng Genshin Impact, low settings lang tayo, playable siya, responsive naman yung galaw mo sa screen kada pindot mo, pero nasa 20 to 30 FPS lang yung frame rate niya. Expected na rin natin yan dahil mahigit 5 taon na yung nilagay nilang processor sa WP22. Pero sa MOBA game katulad ng Wild Rift, pwedeng-pwede na tong WP22 natin. Running at smooth 60 FPS. And ito naman guys, yung AnTuTu benchmark result ng ating WP22. Overall, hindi siya pang hard gaming dahil ang gamit niya na processor ay medyo luma na. Pero pagdating sa multimedia katulad ng sound trip, listening to music, o manonood ng movies lalo na kung outdoor ka katulad ng camping o outing sa pool, perfect ang WP22 natin. Dahil malakas na yung speaker niya, pwede mo pa magamit habang isa-swimming ka. At salamat kayo sa panonood, huwag kalimutan mag-subscribe, like and follow para mapanood nyo agad yung mga susunod natin ng unboxing ng mga rugged smartphones.